Hi guys! So ngayon, magpra-practice tayo. Huling practice natin to dahil bukas na ng umaga ang demo ko. Ayan. Sobra yung kaba ko. Sabi ko nga sa inyo, halos isang linggo na yung pakiramdam na parang yun, putot! Ganun na. Yung pakiramdam na may masakit sa tiyan mo na ewan. So ayan, naghahanda na ako. At magpra-practice tayo. Samahan nyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta ang inyong mga araw? Mainam kung gayon, salubungin natin ang bagong araw na may positibong pananaw sa buhay. At batay sa inyong gawain kanina, ano sa palagay niyo ang paksang pag-aaralan natin ngayong araw? Tumpa! Ang paksang pag-aaralan natin ngayong araw ay maikling kwento. Sino dito ang mahilig magbasa ng maikling kwento? Marami! Bakit kayo nahihilig magbasa ng maikling kwento? Totoo, dahil nalilibang at nadadagdagan ang ating kaalaman. Ngunit ano ba ang tinatawag nating maikling kwento? Sige! Tama, maikling kwento o maikling salaysay ng mga kawing-kawing na pangyayari na may iisang tagpo lamang. At ayon nga sa ama ng maikling kwento ng Amerika, ang maikling kwento ay pakibasa ng lahat. Ayan, ngunit sino dito ang nakakakilala sa ama ng maikling kwentong Tagalog naman? Tumpak si Deo Gracias Rosario, ang ama ng maikling kwentong Tagalog. At paano ba natin o kailan ba natin natutukoy o nasasabi na maikling kwento ang isang akda? O may tinatawag ba tayong mahabang kwento? Tama, tatandaan po, hindi nakabatay sa haba o sukat ng isang akda para tukuyin siyang maikling kwento. Bagkus tutukuyin natin siyang maikling kwento kahit mahaba ang kanyang nilalaman kapag nagiiwan siya ng isang kakintalan at may iisa lamang siyang daloy o tagpo ng mga pangyayari. At batay sa inyong ginawa ulit kanina, ano-ano ba yung mga bahagi na kinailangan natin para tuluyang mabuo ang ating kwento? Simula, tumpak, ano pa? Katawan, tumpak, ano pa? Wakas, tama po. Samantala, ano yung nilalaman ng simula natin? Tama, ipinakikilala na sa simula ang mga tauhan, tagpuan at pahapyaw na suliranin. Samantala sa katawan, tumpak, nagaganap o mas pinapalawak na dito yung mga kaganapan sa kwento. Samantala sa wakas, tama, nabibigyang resulta o resolusyon na yung takbo ng kwento. At maliban sa mga bahagi, meron din po tayong tinatawag na mga elemento ng maikling kwento. Ano kaya yung mga elemento ng maikling kwento na kinailangan natin para mas bigyang buhay yung ating paksang, yung ating kwento kanina? Tauhan, at sino ang tauhan sa kwento natin kanina? Si Manuel at si JR. Kung gayon, ano ang kahulugan ng tauhan? Tumpak, aktor na gumaganap sa kwento. Ano pa? Tagpuan. Ano naman tinatawag nating tagpuan? Lugar na pinangyayarihan ng kwento. At ilan pa nga sa mga elemento ng maikling kwento ay ito po? Ayan, ito sila. Ayan. At para mas lalo nyo pang makilala ang elemento ng maikling kwento, mayroon ako ditong mga kahulugan ng elemento ng maikling kwento at nais kong kayo mismo ang tumukoy kung ano yung elemento ang binibigyang kahulugan nila. Kaya naman, meron po ako ditong mga elemento ng maikling kwento na ididikit nyo sa tapat ng mga kahulugang na ibigay. Okay? Sige, subukan na natin. Ayan, mahuhusay. Bigyan ninyo ng tapik sa balikat ang inyong mga sarili, sabay-sabing mahusay ka. Okay, ngayon naman, para mas lalo pa nating mapalawak ang mga elemento ng maikling kwento, meron ako rito inihandang isang kwento na nais kong pakinggan ninyong mabuti. Ang kwento ni Mabuti na akda ni Genoveva Edrosa Matute. Pagkatapos ninyong pakinggan ito, meron kayong sasagot ang story element chart at story ladder. Nito. At ito ay pangkatang gawain, kaya magtungo na kayo sa kanya-kanya ninyong pangkat. Bibigyan ko ang bawat pangkat ng isang cardboard na gagamitin nila pang taas. Dahil mag-uunahan kayong sumagot, ang unang kamay na makita kong naitaas ang siyang tatawagin ko at magkakaroon ng puntos. Ang mananalong grupo ay magagantimpalaan ng isang long pad. Simulan na natin, panuorin muna at basa pakinggan ang kwento ni Mabuti. Ayan, mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kagulumihanan, mga nais idagdag na impormasyon. Mayroon ba kayong natutuhan? Ayan, mabuti kung gano'n. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Batay sa ating ginawa, ano ang natutuhan mo ngayong araw? Bigyan natin siya ng tatlong palakpak sa kanyang natutuhan ngayong araw. At para sa inyong gawain, nais kong maglumikha kayo ng inyong sariling maikling kwento na tumatalakay sa kasalukuyang pandemya. Pipili kayo sa mga larawang ito na magiging batayan nyo sa pagbuo ng inyong sariling kwento. Ayan. At bibigyang marka kayo sa mga pamantayang babasahin ko. Ngayon naman, kumuha kayo ng lapis at papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit tungkol sa inyong napag-aralan. At para sa inyong takdang aralin, nais kong basahin ninyo ang kwentong Inteng Negro at sagutin ang story element chart at story ladder na naibigay kanina. Ayan! Naway natuto kayo ngayong araw at abangan ang ating susunod na pag-aaralan bukas. Mag-ingat ang lahat!
hindi nakatuon sa haba o sumat. Mahirap ang tulad ng isang at dapat mong bagus kapag nag-iiwan siya ng isang kakintalan o may isa lamang siyang baksak, pinag-iipan na. Ano nga ba ang maikling kwento? Kanina pa natin nakapanggit. Tama, ang maikling kwento ay isang maikling salaysay ng mga pangyayari na nag-iiwan ng isang tarpo. At ayon na sa ating mga maikling kwento ng Amerika na si Edgar Allan Poe, may pag-iipan ng basa. Ayan, ngunit sino dito ang nakakakilala kung sino ang ama ng maikling kwentong Tagalog? Si Deo Gracias Rosario Ramos. Yan, siya ang alam sa inyong kwentong Tagalog, si Deo Gracias Rosario. Pagkatuloy natin, ginawa niyo kanina pagdudugtong sa ating kwento. Ano yung napansin ninyo, mga bahaging kinailangan natin para tuluyang mabuo yung ating kwento? Ano? Simula, tama, ano pa? Natawan at ang pangkulian, babas. Ano ba ang nilalaman na? Ano ba ang nilalaman na? Simula. Mismo po, sa simula, pinakikilala rin natin ang taruhan. At sino ang taruhan sa ating kwento kanina? Si Manuel DJR. Samantala, sa katawan o gitna, mas pinagyayari pa ang talakayan ng kwento at pinakikilala na dito kung gayaan ang pinakasigong pangyayari sa kwento. At sa pinakawakas na pinakilala na dito, tama, unti-unti na dito pinakikilala yung resulta o yung resolusyon ng ating kwento. At maliban sa mga bahagi na kinailangan natin para mabuo natin kanina yung kwento, ano ba yung mga tinatawag nating elemento na nagbibigay ng buhay sa ating kwento? Tauhan! Ano pa? Tagpuan! Ano yung tinatawag nating tauhan at tagpuan? Tauhan yung tama, ang form na gumaganap sa kwento at tagpuan naman yung lugar na pinangyarihan ng kwento. Meron pa tayong ibang mga elemento katulad na kibisila, tauhan, tagpuan, ito, nasang fixture natin. Ayan, at para mas mapayaman nyo pa ang mga kaalaman ninyo tungkol sa elemento na may kwento, may inihanda ako dito ang mga kapagandaan. Ayan, at dito yung mga kapagandaan ng ating elemento na ng ating kwento. Nais ko kayo ang tumukoy kung anong elemento ang binibigyang kapagandaan nila. Tatawag ako ng mga mag-aaral na siyang pagbibigyan dito at sasagutin ang mga kapagandaan namin dito. Ayan, mabubusay. Nais kong bigyan ninyo ng tapik sa balikat ang inyong sarili at sabihin, mabubusay ka. Ayan, ngayon nalaman nyo na ang mga elemento ng maikling kwento. Para mas mapagyaman pa natin ito, meron ako na ihanda ang isang kwento. Nais kong pakinggan ninyo ang kwento ni Mabuti na akda ni Genoveva at Rosa Matute. Matapos nyo mapakinggan ito, may inihanda po ako dito story element chart at story ladder para sulitin natin yung nilalaman ng ating maikling kwento. Ito ay mga katang gawain, kaya binigyan ko ang mga katang cardboard ng sisibing pantaas nila para matukoy ko kung sino ang unang sasagot. Kapag ka magkakarawan ng pinakamaraming putos ang siyang mananalo at magkakarawan ng banting pala ng doon pa. Ayan, simulan na tayo ng pakikinig.